Vocalization for backstage, let's go. Longest running professional Pinoy play sa kasaysayan ng mga locally produced musicals. At that time, nag-joke ako kay Direk Maribel Legarda na, uy, may movie na lalabas na Rock of Ages. Gawa tayo Rock of Ages. Tapos pinatula nila. Hello! Tulong din dyan yung nag-focus group discussion kami with PETA members na mahilig talaga sa AGs and bakit nagki-click ang AGs. And yun na nga, kasi it speaks of yung kasawian nga ng puso. Parang yung hugot niya talaga, ang lalim eh. Pinoy na Pinoy, ganun. Sa loob ng 4 na taon, kahanga-hangang umabot ito ng 6th run. Mahigit 300 pagtatanghal ang kaisa-isa. This is Rock of Ages! Ito yung bago namin. Okay, this is where the water gets from here. It gets pumped in and then when it gets pumped out, it goes here. Hi, I'm Popper. Okay. No. Hi, my name is Jimmy. I play Jewel. Hi, I'm Chamito. Yes. Isang pambihirang pagkakataon ito na masilayan ang backstage ng Rock of Ages. Isang original PETA production. Detalyado ang pagkakaayos ng mga kagamitan ng mga actors dito. May assign sila specific colors. Like parang Eileen is always in yellow, Juan is always in orange, Tony I think is in orange, Mary Jane is in red. So yung designer, Carlo Pangunaling, he assigned particular color. There's like a color, ano, to parang color-coded na. Yes. Kaya nga, walang tumutulong sa atin. Tayo-tayo na lang. Mabuti nga yung may easy pickup eh. Supporta na lang natin ba? Cry. Go to This is Kim. Hi, Kim. Kim, the second floor is where the boys are. But they're still eating kasi everyone is up here. Getting ready. Yeah. This is Roddy Vera. Okay, I'm sure you've heard of him. Playwright and actor, singer. Hi, Rod. He's also directing our Galileo, our next play. Roddy's joining us as Fernand. Kapag nalaman nila kung sino ako, at kung saan ako nanggaling, ano kaya ang pwede kong gawin? Ano kaya ang dapat kong gawin? Sa loob ng 4 na taong, itinatanghal ang Rock of Ages. Dinudumog pa rin ito ng mga manonood. May iba't ibang pinaguhugutan ng istorya ng Rock of Ages. Yung Rock of Ages kasi inspired yan ng, well, basically dalawang bagay. Okay. Well, I guess tatlo. Kasi una, yung kanta ng Ages. Okay. After listening to all the songs, kailangan kong parang, well, hindi ko pa alam kung ano talaga yung kwento, no? So, nang pinakinggan ko yung basang-basa sa ulan, naalala ko yung pinuntahan namin na community noon sa Binyan, Laguna. Okay. Na talagang lubog sa baha for 3 or 4 months. I was struck by that community. Uh-huh. Tapos, ganun din. Meron din silang shoe business, meron din silang sandal making business na pabagsak dahil nga doon sa baha. Eh, hindi bahala sa water damage yan. Eh, ukay-ukay na lang kaya natin. Mercy, kahit ukay-ukay, hindi na yan tatanggapin. Magawa na lang ako ng bago. Bukil, hindi pa ako pumabawi doon sa puhunan ko. Yung mga bago kong binigay sa'yo para gawin, wala na, inalod na ng baha. Interviewing the women doon, sabi nila, ang suspicion nila, yung baha is caused by this big subdivision. So, yun yung pinasok ko rin dito.
isa sa mga nakamamangha na bahagi nitong Rock of Ages musical, eh merong aktwal na bangka na paggalaw-galaw dito sa ibabaw ng tubig baha. Kaya itong bangka na ito ay nakasubmerge talaga sa tubig baha all throughout the show. Umiikot sa pagkakalubog sa baha ang munting mundo ng mga taga-barangay Venezia. Si Lisa nag-set ng tone na may baha. At ang unang binasa ko nga sabi ko, wow sister, may baha, may boat, may everything. So, anong unang naisip mo? Para? Mahirap tong gawin. Yun yung unang inisip ko. Tapos yung binabasa kong ganyan. This is supposed to be a sort of middle, upper income, lower income community. Yes, yes. That looks like this now. Kasi nga, binabaha sila. So hindi sila nawala yung industry nila. Okay. So hindi sila mahirap. Hindi to squatter area. But because nag-flood niya, namumukha na nga siyang squatter area. Okay. So in the show, this is going to start with the baha here. And by the end of the show, the baha will be all pumped out. The set is tricky eh. Kasi you have to be sure that there's sight lines. So, ibig sabihin, dapat makita from the top, Until finally, ito naging incarnation niya. So parang they're living on the second floor already because the first floor has too big. Nabasa ko sa synopsis yung Venice. Yeah, Venecia. That's why it's called Barangay Venecia, di ba? Okay, yeah. Kaya nga may sa part niya, gondola pa more, di ba? So that's one also. So here they embark on the boat. Isa sa pinakamalaking pagsubok ay kung paano ikakamada ang mga kanta ng grupong Aegis sa mismong istorya ng mga taga-barangay Venezia. Social issues to, kalagayan ng isang komunidad, eh, diba? Tapos andun yung nakapasok yung kasikatan din ng Aegis na paborito din ng mga tao. Napaka-challenging yan. Kasi una, yung mga kanta nga nila, kasi karamihan to po sa pagiging sawi, sa pag-ibig, yung tinatago mo yung pagmamahal, ganyan. Buti na lang, binigyan kami ng permission ng Aegis na itweak yung lyrics. So may mga binabago kami ng mga lyrics para umayon doon sa kwento at saka doon sa eksena. Yun, so at the same time, may mga songs na medyo binabali namin ng konti. Ikaw yung nagbato ng Rock of Ages. Sabi. Tapos, sineryoso nila. Initially, anong reaction? O, dinapressure ako. Okay, we should make this light, funny, and talagang dapat busog yung puso mo paglabas mo ng theater. Ang pamosong biritan sa basang-basa sa ulan, binigyan ng ibang areglo ng Rock of Ages. Ito ang naging matinding hamon sa bawat cast. Palabasing bago sa pandinig ang mga sikat na obra sa pamamagitan ng pagbibigay ng bagong kahulugan at interpretasyon sa mga ito sa pamamagitan ng pagkanta at pag-arte. What do you think of yung mismong milieu na nasa baha kayo, tapos yung social issues surrounding the whole musical? Anong masasabi mo doon as the lead? Like for 4 years we've been doing this, ang daming ng mga typhoon na dumating, tapos ang daming mga balita din. It was a bit emotional for us also, kasi nagkaroon din po ng time na while we were doing the show, may mga nababalita na ganito yung nangyayari sa bansa natin, sa mga barabarangay. Talagang totoo yung nangyayari nung kay toilets na may bangka tapos sinusundo. Nakikita namin sa news talaga. And at the same time, we were running the show. So parang, aside from social relevance, sobrang swak na swak sa lahat ng pangyayari from the typhoons and everything. So it was very emotional for us also. Naging mas mabigat lang din po talaga yung pag-portray because of what's happening in the country. Sumama ka na! Tara, balikan natin sila! Sumama ka na sa akin! Mas ligtas doon! Mas mataas sa akin! Okay, di ba?
Yung Rock of Ages ay umiikot sa buhay ng pamilya ni Eileen, isa sa mga nalulubog sa baha sa Barangay Venecia. Nung una, nangangarap pa para sa sarili. Pero nung bandang huli, nangarap ni si Eileen para sa buong komunidad na makaahon sa dilubyong kinalulugmukan nilang lahat. Lahat ng mga gumaganap sa Rock of Ages may tatlo o higit pang kahalinhinan. Ilan sa mga orihinal na miyembro ng cast, maliban kay Kim, ay ang batikang aktor na mag-asawang sina Isay at Robert Senya. Actually, kahit na nung class na intindihan siya kasi na attached nila yung puso ng Pinoy yung show na to eh. Kaya kasi you see the audience from Alabang, from Makati, yung people who don't normally come and watch shows na Pinoy, nanonood sila and enjoy na enjoy sila. Gusto ko lang naman sana sabihin sa iyo tungkol sa gawa natin ng sapatos dito. Yan, Gio, huwag mo sana isara. Alam mo naman yan ang alam kong gawin at tanging trabaho natin dito, di ba? Hindi ko na matanda para matuto ng ibang bagay. What do you like about Rock of Ages? Yung specifically, theater is magic for me. So, kahit sa mga nagawa ko ng mga play before, yung magic niya kasi kahit mamamatay ka na, pag nandun ka na sa stage, nawawala yun eh. Tsaka, parang hindi mo mapigil yung sarili mo. Parang sabi nga nila, muscle memory mo na lahat ng mga... Tsaka yung sarap ng pagpe-perform at first hand yung reaction ng tao. Dapat pa-shout! Dapat malaki ang bunganga mo! At saka dapat dinalagyan mo mga ganito kasali sa mga singing contest! Nay, ang nagturo-turo may mga judges ganyan! Ayan, o! Oh. Nay, nakakalaki! Sige na! Nakakaya! Ayun, nakakaya ang bunganga ko gawin mo na! Sa mga pelikula ko! Gawin mo na! Hindi mo nakarang iusap! Ano tinapakan yung puso? Gawin mo na! Nakapractice ka! Sige na! Ah, sige na! Lagay na, na! Malisan mo na! Ah, sige na! Ngayon na! Bilis isa! When we started the whole project, it's very interesting because it's a different pressure. Eh. I know that we're not gonna be pretentious with the whole material. Mm-hmm. We're just gonna be chill or whatever. But it's one of the first jukebox musical. Mm-hmm. May pangalan na Ages. It started something. Mm-hmm. Yeah. So meron kami na paano natin mapapantayan yung Ages. Isa pang gumaganap dati na Eileen ay kasalukuyang nasa London ngayon at isa sa cast ng Miss Saigon. Mike Salomon called me. Sabi niya, Aisel, we have a new musical. It's called Rock of Ages. Pwede ka bang mag-audition? So I went there, sang an Ages song. At yun, bigla ko na lang natanggap yung tawag isang araw na nakuha ko yung role na Eileen. With Rock of Ages, ang daming nabuksan na pintuan para sa akin. Nandiyan yung nag-traffic diva ko. And eventually, siguro dahil nakarating na ako dito sa Saigon, malaking tulong ang nagawa ng Rock of Ages. Tatlong hits lang ng Ages, makikita mo talagang yung kumakanta, maimo eh, no? Nakita mo ba yun na sa kanya, kay Eileen dun sa main character? Hindi siya ganun ka-emo actually. Uh-oh. Medyo joyful siya na character. Pero yung mga nangyayari sa buhay niya makes her emo, parang ganun. Aisa was so open at bukas na matuto, mm-hmm. yung ganon. But of course, she brought with her voice. Okay. Because she has a beautiful, powerful voice that really speaks to you. And when she sings, mararamdaman mo siya. So I think yun yung dinala ni Aisa sa atin. And she set a standard as to what the Eileen should be. Kasi after that, of course, we had Joanne Bugat also. She was the alternate during the first run. And then later on the second run, pumasok na si Kim. Yes. And Kim Molina is so different kasi, I mean, iba yung physique niya, iba yung... Okay. So what I mean, yun yung sinasabi ko na I think all the actors bring in something so that gives it a kind of nuance. Okay. Yun yung nag-define
define dun sa ano, sa buhay nila sa Barangay Venecia. Baha. Oo. Baha. Oo, 'yun yung kailangan nilang isolve, kailangan nilang lagpasan na problema. So si Liza, ginawa niyang team ni Eileen na ito yung song na magde-define dun sa resilience ni Eileen. Mismong Ages, aprobado ang naging direksyon ng Rock of Ages. Okay, lahat kayo napanood niyo yung Rock of Ages? May mga characters ba doon na nakikita niyo yung sarili niya? May ganun ba? Si ano? Si Eileen ba yun? Eileen sa amin, si Eileen. Ikaw si Eileen, bakit? Kasi sa amin, tatlo sa kasi Eileen. Nangangarap. Yun din yung ano namin, yung nasa probinsya pa kami. Yung mga contest, gano'n. Oo, may si. Tapos may baha rin. May pa-contest, di ba? Gusto mong sumikat. Oo. Naranasan na yung pahirap yung kung saan-saan kami pumunta ng bawat piyesta. Okay. Umulan man o bumagyo, tuloy pa rin yung ginagawa niyo talaga. Oo. Tapos naglalakad lang. Okay. Walang matalo man kami. Wala kami pamasahe. So, lalakad na lang. Siyempre, nagpasample na rin kami ng pinakatema ng Rock of Ages musical. Ito ako, wasang masasaw lang, walang masisilungan, walang malalapitan. Sana may luha pa akong mailuha at nang mabawasan ang aking kalungkutan. Ang aking kalungkutan. Grabe! Minsan ang sinurpresa ng grupong Ages ang mga theatergoers ng rock nang rumampa ang mga ito sa entablado para mag-alay ng kanilang mga pinakasikat na kanta. Isang halimbawa lamang ito ng mga di-inaasahang elemento ng Rock of Ages sa kagustuhan nilang makapagbigay ng isang di malilimutang palabas. Pero may mga naganap rin na hindi inaasahan sa entablado. May tuturing daw kasi na isa ito sa pinakadelikadong stage setup na nabuo sa larangan ng stage play. Ang stage ng Rock of Ages ay may sukat na humigit kumulang sa 100 metro kwadrado o square meters. Sa gitna nito, ang tubig na nagsisilbing baha sa eksena. Oo naman, marami. Pilay, nahulog sa butas. Si Abby, one time, during the scene, she splits on that. Eh, I don't know what happened, di siya nahawakan. I won't forget that talaga. She rolled into the water. Kabilang si Carlon sa original na ensam. Sa kabila ng pagiging kondisyon sa bawat performance, doble ingit rin si Carlon, lalo na kapag gumagalaw na siya sa palibot ng stage. Hindi raw kasi biro ang komplikadong setup nito. Ano yung palaging iniisip mo before a performance? Safety. Safety. Kasi yung stage namin, one of the most, I think, the one of the most dangerous set I've ever been sa buong pagiging theater actor ko. Ang sinasabi mo na delikado, itong baha part, no? Itong... Sa theater kasi, it's a no-no na magkaroon ng water, yung element ng water. Ito, may baha kayo. May tubig, tapos meron pa kaming ulan. So, yung may mga... Delikado. Tapos masaya pa kami, musical siya. So, bilang isa sa mga veterano, no? So, kinakausap mo yung, ingat kayo dyan, yun? Oo, lagi. Lagi kami. Pag nag-show kami, lagi kami nagdadasal. Okay. Laging number one, safety. Sana walang madulas. Okay. Minahospital na. Okay. Ako, pumuntok na yung dito ko, gilid ko kasi merong namali sa setup ng stage. Kamakailan lamang, may isa na namang nasaktan sa stage. Ang karakter na si Kenny na ginagampanan ni Remus. Na mali ang pagkakaplakda. Hoy, Eileen! Hoy, bumalik ka dito! Hoy!
Nagkasugat ang binti, pero sabi nga nila, the show must go on. Sa isang musical, hindi lang mahalaga ang mga naririnig na kanta at batuhan ng mga dialogue. Malaking bagay din sa theater experience ang visual impact na tinatawag ng bawat aktor mula sa kanilang mga ginagamit na props, hitsura at kasuotan. Ito na ang toka ni Rock of Ages props supervisor Jason Barshal. Ito yung calculator, hindi ko malilimutan. Ginamit yes. Ni Kapitana yan. Yes, diba? Calculator. Tapos yung iba't iba pang mga props. Ito yung kay Jewel. Ginagamit to sa play. Okay. Pag napanood nila, may intindihan nila. Gusto ka na, besa, tagal-tagal. Ito yung sketchbook din eh, no? Yes, ni Kenny and the Jewel. Ni Kenny. Yan. Okay. Talagang may drawing siya, talagang may illustration. Yes. Hindi lang siya basta notebook. Si Marco Custodio yung nag-design. Siya yung shoe designer ng Rock. Hindi simple yung mga designs, oh. Pwede ito nag world class! Pero ang isa sa may pinakamalakas na visual impact sa entablado ng Rock of Ages ay ang biglang paglipad ng mga bubbles. Sinta, nung una kong ginawa yan, ang una kong idea is it's a dream sequence. Ito yung parang imagination ni Tolitz na sila ni Eileen. It's parang ano niya, love fantasy. Nung unang nagbukas yung scene yon sa ano opening night, January 29, 2014, nung nagwala yung mga tao with all the bubbles and the lighting unexpected, and the smoke. Very unexpected. Oo, na naglalaba-laba lang sila doon. Okay, may show tayo. Ang bubble sequence na ito ang isa sa mga nakakikilig na eksena sa Rock. Saan mang pelikula, nobela at iba pa, hindi rin nawawala ang love angle. Nariyan ang love triangle sa pagitan ni Eileen, Kenny at Tolitz. Ang nakalipas na pag-iibigan ni Mary Jane at ang tatay ni Eileen na si Kiel. To open up the jukebox musical beyond just personal love, di ba? Kasi usually, pag ano yun, usually pag-ibig, yung ganun-ganun, na walang problema doon. Exactly. Pero I remember, when we did this, nagusto kasi kami ni Lisa bago niya sinulat. Sabi ko, sis, ayoko ng, I don't want a fishbowl love story. Mm-hmm. It's okay, there can be a love story, obviously everybody loves a love story. Pero because we're PETA, we want it to resonate in a larger community. Sayang kasi! Totoo ngang madaming baong sorpresa ang Rock. Pati ako, na biktima ng isa sa mga sorpresang ito. Bahagi ito ng kung tawagin ng Rock of Ages staffers ay audience participation. Bago kayo lumabas ng barangay, Finicia, dapat natin muna yung bahagi. Masarap niya. Masarap niya, sir! Okay, ready! Tagay tayo, sir! 1, 2, 3! Tagay, sir! True comedy, minsan, mas napupukaw mo yung isipan ng tao. Tsaka yung damdamin. Tatawa ka muna, pero later, ay, kung ano, paano yun? Isa sa mga sukatan ng isang successful na musical ay kung gaano nakahaba ang staging ng mismong play.
dahil dumaan na ito sa mahigit 300 performances at 600. Ang susunod na yugto para sa Rock of Ages ay lumabas na sa Metro Manila at umikot sa buong Pilipinas. Ang masa-masa ng concern, and yet it was being shown such a light and delightful manner. Na may comedy siya, yung ganon. Pero may pinag-uusapan tayong mabigat. Hindi mo kasi kasuhin yung dredging. Ano ba, ilang beses ko na inilapit sa munisipyo? May kulitin mo! Ay, hindi naman talaga tayo binabang silang munisipyo niya! Okay, tama na! Ang mga tao tulad mo ang dahilan kung bakit umaapa ang teleserye! Na-touch nila yung ano, it's, you know, yung Pinoy class. Hindi siya Broadway. May nakakuha yung, kumbaga yung, number one, yung bayanihan nakita eh. No? Nahuli talaga eh, yung puso ng Pinoy, yung tulungan, yung... Everything about Ages is Pinoy. Yung emotion, nandun, yung bigat, yung sakit, meron ding pag-asa. Kaya maganda eh, di ba yung last song? Napaka-ganda din yung message na ngayon masisilayan ang umaga. So, kahit na basang-basa ka ng ulan, meron ka pa rin araw na hinihintay. Da, alam mo, di ba tayo mga Pinoy, kaya sinasabi nila napaka-resilient natin kasi araw-araw nating ganyan eh. Ngayon, bumabaha. Eh, bukas yan. Maaraw na yan. Wala na yan. Matutuyo na yung mga damit, mga sambay mo. Kahit tagal ko na nakikita, kahit tagal ko na nalalapay, parang isang may isang grupo ng mga mayayaman na mga babae na nanood. Tapos lumapit siya, picture, ganyan. Oh, your play was so amazing. Sabi niya nga, ganyan, ang saya-saya niya. Tapos parang sinabi niya na, I'm from New York. Tapos, I'm not really familiar with AG's song, sabi niya gano'n. Pero sobrang natuwa ako, gano'n. Sabi ko, ay, di lagi po kayo nanood ng mga Broadway play. Sabi niya, yeah, sabi niya, yeah. Tapos, sabi ko sa kanya, na-miss niyo po bang ano, na-miss niyo po ba yung Pilipinas? Sabi ko sa kanya, hindi, sabi niya, hindi, na-miss ko maging Pilipino. Ganda ng view. Alam mo, mas magandang view dyan. Ano? I love you. Nasuportahan nung the whole story, yung song. So it's too Pinoy. Sa akin, isa sa pinaka-magic kasi nung Rock of Ages is the non-theater goers went and bought tickets, not expecting anything from the play. After they saw the play, they started singing Ages songs. Before kasi parang alam namin, yun nga, alam namin ages lang kami. Ages. Banda, ganun. Mm-hmm. Pero nung umano na yung Rock of Ages, yes. Mas lalo kami nakilala. Ako si Jay Taruk at ito ang Eyewitness.